Ayoko na dito. Pupunta na ako, Bicol. Lagi nyo na akong inaapi. Bakit gano'n ang problema mo? Inaano ka ga? Huy! Huy! Halika nga! Huy! Hoy! Tayo mag-usap muna! Huy! Huy! Ha? Bakit ga? Ano ga? Anong ang problema mo? Saan ka pupunta, huy? Ang mga kabataan ngayon ay napakasensitive. Kapag napagsabihan mo ng konti, tampo agad. Ang gagaling pang mga tuwiran at managot, daig pa ang abugado. Akala mo'y laging napag-api. Nandiyan na kausapin mo, hindi ka papansinin. Hindi lalabas ng kwarto maghapon. Ipaparamdam sa'yo na parang wala kang kasama sa bahay. Kung sa ibang bansa ka nagtatrabaho, i-chat mo, isisin ka lang. Pero hindi ka re-replyan o sasagutin. Parang kayang-kaya nilang mabuhay na mag-isa. Tawagan mo, sagutin ka man. Ramdam mo na parang bagot na bagot silang kausap ka. Mami, may gagawin pa ako. Daddy, mag-aaral pa ako. Pero pagkababa ng phone, itong sasabihin, hay, salamat. Ibinaba din ang phone ang kulit. Sabay kuha ng gadget at tuloy ang laro ng ML. Nakakalungkot isipin ang tingin ng anak mo sa iyo ay isang malaking abala. Hindi nila naiisip na nagpapakamatay kang magtrabaho, minsan nagpapaalila pa nga para mapakain sila, mabigyan ng magandang buhay, mapag-aral, mabili ang gustong gadget na kung anong meron ng kaibigan, dapat meron din sila. Ikaw na magulang, dahil sa mahal mo ang mga anak mo at nag-aalala ka, ikaw din ang bababa. Ilalagay mo na lamang sa isipan mo na kaya nagkakaganon ay may mga pagkukulang ka din sa kanila kasi wala ka malimit sa kanilang tabi dahil nagtatrabaho ka. At ikaw din ang aamo na para bang ikaw pa ang nagmamakaawa para pansinin at kausapin ka. Pero kahit ikaw na ang lumalapit, kahit sila ang may mali, malimit dadaan pa ang araw o linggo bago kanila kausapin. Hanggang tatanungin mo sila, "Anak, anong gusto mo? Ibibili kita." Yan ka pa lang nila papansinin. Nakalusot na sa ginawang mali, pumabor pa sa kanila. Tama o mali? Palaging ganyan simula pagkabata hanggang sa naging teenager na tuwing masasabihan ay dadaanin sa tampo at walang imig. Kasi effective ang formula. Naalala ko minsan may pinsan ako na may girlfriend na 16 years old na isinama niya sa bahay. Sa sarap ng kwentuhan, inabot na kami ng 8 p.m. Napansin ko ring ng ring ang cellphone ng girlfriend ng pinsan ko, pero di niya sinasagot. Di na ako nakatiis, nagtanong ako, "Ineng, may natawag sa iyo, bakit di mo sagutin?" "Ah, wala po yan sir, si mama lang yan. Ang kulit nga eh, nakakayamot." "Oh, eh mama mo pala. Eh, ba't di mo sagutin?" "Ganyan lang po yan. Pinauwi na ako at gabi na daw. Sinabi ko ng mamaya, ang kulit pa din." "Aba, syempre, nag-aalala yan sa'yo, anak. Magulang mo yan eh. Babae ka pa naman. Sagutin mo, magagalit yan." "Okay lang po. Di naman ako kayang tiisin ni mama. Di, hindi ko siya inimika ng isang linggo pag pinagalitan ako." "Eh, ang papa mo?" "Ah, wala po. Nasa abroad po, nagtatrabaho." "Eh siya, ineng, kaya hiyaman sa iyo, ipapahatid na kita sa pinsan ko, ha? At sa isang araw ko na lang ulit bumalik dito. Pero bago ka umalis, may sasabihin ako sa iyo." "Ano po yun?" "Hindi ka maayos na anak. At dahil sa style mo na yan, na natitiis mo ang magulang mo na nag-aalala sa iyo, hindi ka suswertihin sa buhay. Makalipas ang isang taon, alaman ko na lang na nabuntis na ang batang yon. Sayang."
Paalam na kayo sa mga kapatid ko. Pati sa mga magulang ko. Kay Papa, kay Mama. Hindi ka na talaga mapipigilan? Baka naman mapipigilan ka pa. Huy! Nuga! Sa mga kabataan ngayon akong magsalita, yakala may kaya ng mabuhay na mag-isa nang wala ang kanilang mga magulang? Na kung makapanagot ay walang paggalang. Mga anak, mag-isip-isip muna kayo. Bago nyo sabihin kaya nyo na na maging independent, ay pag-aralan nyo muna ang maghubo ng shorts na di kasabay ang panty at brief na kung saan nyo hinubo ay doon iiwan para kayong ahas na nagluno. Pagkatapos maligo ay hindi pakuhanin na tilagay sa tubalan at ang magulang pa ang aasahang pumulot sa banyo. Bago nyo sabihin kaya ninyo na ay mag-aral muna kayong mag-toothbrush at maligo. Ang dami nyong sinasabi, pagligo lamang ay pinagkakaguluhan pa. Maglaban ang sariling panty man lang, hindi asa sa magulang. Nawa po ay may napulot na aral ang bawat isa sa episode na ito. At pasensya na sa mga tinamaan. Hanggang sa muli, ito ang inyong lingkod, Sir Agatan at Burnok. Bumalik ka dito! Hintay! Hintay! Kaya sabihin lang ako sa iyo, hintay mo ako. Saglit, saglit ha. Hintay. Huwag ka muna umalis dyan. Pakinggan mo muna ako. Hintay, hintay. Huwag ka muna umalis ha. Pakinggan mo muna ako. Wait lang ha. Saglit lang. Makinig ka muna sa akin ha. Para sa pinagsamahan natin. Saglit lang ha. Saglit. Yung bag mo. Ito, itong bag mo. Naiwan mo. Oh, mag-iingat ka. Bye-bye. Bye-bye. Totoo sa buhay ko, limutin ang pag-ibig mo, di na babalik. O, kain. Kain na ikaw. Kunwari ako'y mabait. O, dali. O, kain. Kain. Yun o, pasubo ko sa mama mo. Dali. O, yun, 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 yun. Ayun, wow, sarap. Kain ikaw, ha? Para mama may makatapos na ng trabaho at makapag-Facebook na. Marami na naghahanap dyan. Laso ko naman eh, walang iyong ano kagabi. Ang likot mo, tulog agad eh. Pag ako nagsabi, ano? Tulog. Oo. Oo. Mabait si Sarah, ano? Pag mabait ang bata, ano? Oo. Hindi kayo marunong magpatino ng bata. Dinadaan nyo sa puro daldal. Oo. Ito nga, kaya ko nga itong, kahit bagong gising, kaya ko nga itong patulugin uli. Ano nga, yung aking anak nga eh, ano? Alaga-alaga ako ng bata, subo ko pa. Pag may sipon, sup-sup ko ang sipon, sa totoo lang. Kaya mo kayo, nagumama yan? Oh. Hindi nga, anak ko sinusup-sup. Bumili pa ako ng panghigop. Wala, kalukuhan yung mga panghigop na yan. Oh, sup-sup ko ang sipon. Oh, di tanggal ang sipon. Yan, si Joshua. Sup-sup ko ang sipon yan. Oh, ay nung lumakit, makulit, maligalig. Hindi tumigil, tali ko sa may terrace. Oh, di tino, kamangit, alam pa, di ka. Tinali ko daw siya sa terrace, wag hapo na. Oh, bumait. Oh, patigilin mo yung kapatid, dali. Mamaya eh, tayo lilipat na. Nahanap na kayo na inyong papa. Namimiss na lang iyong papa ang iyong mama. Baka gusto na uling sumakay kay mama. Burnok, ano? Magaling na ang iyong sore throat? Aba, hindi nga. Pag hindi pa magaling yung sore throat mo, bawal dyan ang cellphone. Nakakasakit dyan ang lalamunan. Masakit pa lalamunan, ma? Ah, hindi na. Very good. Magaling na nga. Oo nga. Ayos na? Okay. Halika nga. Kanina ka pa reklamo-reklamo dyan. Anong problema? Masakit ang?
Ale, masakit. Ay, kaya, ay, sasakit nga yan, ay. Cellphone ko na cellphone, bawal yung cellphone, patayan. Wala na nga po. Wala na nga po. Wala na nga po. Ha? Wala na. Ayoko na dito! Pupunta na ako, Bicol! Lagi nyo na akong inaapi! Bakit ga? Ano kang problema mo? Inaano ka ga? Huy! Huy! Halika nga! Huy! Hoy! Tayo mag-usap muna! Huy! Huy! Ha? Bakit ga? Ano ga? Ano kang problema mo? Saan ka pupunta, huy? Hindi ka na talaga mapipigilan? Baka naman mapipigilan ka pa. Huy! Nuga! Huy! Grabe to! Huy! Bumalik ka dito! Hintay! Hintay! Kaya sabihin lang ako sa iyo, hintay mo ako. Saglit, saglit ha. Hintay! Huwag ka muna umalis dyan. Pakinggan mo muna ako. Hintay, hintay. Huwag ka muna umalis ha. Pakinggan mo muna ako. Wait lang ha. Saglit lang. Makinig ka muna sa akin ha. Para sa pinagsamahan natin. Saglit lang ha, saglit. Yung bag mo. Ito, itong bag mo. Naiwan mo. Oh, mag-iingat ka. Bye-bye. Bye-bye. Totoo sa buhay ko, limutin ang pag-ibig mo. Di na babalik. Sa langit.